guys, so pasadahan lang natin yung minimum earners ng Calabarzon, no? So maraming natutuwa as well may kahalong pagkalungkot kasi noong in-announce or in-approve na ng proposal. Tandaan po natin, approve na ang proposal, approve na ng DOL ang proposal na tataas ang sahod dito sa Calabarzon. Sabi nga, kasama sa Davao, no? In-announce noong June 4, 2022. So, ang tanong, kailan mag-i-effective? So, ang sinasabi doon, upon effectiveness and 6 months thereafter. So, yun ang katanungan, kailan mag-i-effect? So, antayin na lang natin lahat, yung mga minimum earners natin, no? At ang sinasabi doon, may bracket. Naalala niyo yung bracket? From 47 pesos to 92 pesos. So, at ang kinakategorize dito ay tatlong klase ng empleyado. Yung tinatawag na non-agricultural sector, which is yung mga commercial, industrial, no? Sila yung mga non-agricultural. Siyempre, yung mga agricultural, yung may kinalaman sa farming, fishing, ganun. Mga harvest ng mga live animals. At sa mga, unahin muna natin yung tatlong klase ng empleyado, no? Ang binabanggit dito ay non-employee minimum earners ng non-agricultural. So malino na tayo doon na kung ikaw ay isang security guard, janitor, or company workers, kasama ka rito sa non-agricultural workers. Okay? Sa mga agricultural naman, common sense, yung mga nag-aalaga ng baboy. Example lang yun. At sa mga first class municipalities. So, first class. Ay, ito pa pala, hindi ko pa nasasabi yung isang klaseng empleyado. Yung mga involved sa retail or other end services na hindi bababa sa, hindi lalagpas sa 10 empleyado. Ibig sabihin, below 10 na empleyado, ang minimums nyo ay 350. O, di ba? Saan ba itong mga, alin ba itong mga anong ito, empleyadong ito? Yung sa mga, yung mga tenderas, tindahan, yung may mga restaurant na ang empleyado ay hindi lalagpas sa 10. Yun, 350 ang bayad doon. Yun na yung from 303 to 350. Ayan pala yun. At sa mga, hindi lahat kasama guys, no? Sa 429 naman sa mga first class municipalities. So, ulitin, pakitingin na lang sa Google, sa ang listahan ng kung saan bilong yung municipalities nyo sa Calabarzon, 429 ang minimum wage. At sa mga emerging growth, 390. So, tandaan po natin, may categorize yung mga cities natin kung saan tayo nakalugar, kung saan tayo yung nakatira. Kasi hindi lahat ng Calabarzon ay para-pareho ng 470. Magkakaiba po. Okay? May mga emerging city daw. Okay, yun lang. So, antayin pa natin yung transis, no? Sinasabi dito, by 2 transpa. By half-half yata. Dalawang beses siya hahatiin. Parang ayuda. First trans and second trans. So, antayin na lang natin. Antayin nyo na lang kung kailan mag-i-effective ito. At sana magtamasa kayong lahat. Maraming salamat. Thank you for watching.